Makakausap niyo po idol si Mylene Mangudadatu. Nais po niyang ireklamo idol ang isang beauty queen dahil sa nasasaktan siya at kawalan ng respeto sa kanya sa ginagawa nito kasama ang asawa niya, idol. Itong si Ma'am Mylene, misis siya ni Congressman Ismael Toto Mangudadatu. Lahat ng tao kilala itong si Congressman Mangudadatu. Dati governor to. Opo. Ng ARMM. At ang inireklamo ni Ma'am Mylene ay isang beauty queen na si Sharifa Akil, beauty queen Miss Asia Pacific International 2018. Ma'am Mylene, magandang hapon po, madam. Hello po, Sir Rafi. Good afternoon po. So meron po kayong reklamo daw, ma'am, kay Sir at saka dito kay Ma'am Sharifa. Yes po. Actually, I want to focus on Miss Sharifa Akil. Being a beauty queen po, she should be a good example for everyone, lalo-lalo na sa sambayan ng Pilipino at lalo sa mga kabataan na umiidolo sa kanya. Okay. But what she is doing right now, having an illicit affair with my husband, is not a good example at all na being a title holder of an international pageant. Parang dapat ba yung sa... After nung narating mo na naroon ka ng titulo, meron ka na bang karapatan na mangagaw ng asawa ng iba at manggulo ng buhay? Kasi nung nag-chat kami, when she admitted to me na hindi bluntly na may relasyon sila ng asawa ko, is parang sinasabi niya na kasi matanda na ako. So, anong gusto niya sabihin? Kasalanan ko pa because of age. Iniinsulto niya yung pagkatao ko kasi siya yung kasama ng asawa ko during the period of lockdown. Kasi I'm Manila-based po kasi ako. So I'm here in Manila. I'm not with my husband sa Mindanao. So as a woman, hindi po ako papayag na tatapakan ako, tatapakan ng isang beauty queen na nagtatago na mabait kung siya sa harapan ng maraming tao. But when we chatted, ang dami niyang sinabi sa akin, masakit na salita. I want to know na ganito yung pagkatao ng babae na ko. So ma'am, nag-usap na pala kayo ni Ma'am Sharifa at umamin siya na yes, may relationship sila ng mister niyo? Yes po. Nasend ko na po sa staff niyo yung screenshot po ng pag-amin niya ng relasyon nila ng asawa ko kasama po ng pang-iinsulto na tanungin ko daw yung sarili ko kung bakit naghanap ng iba yung asawa ko. Ang sakit nga nito, ma'am. Ito po, binabasa ko nga po. Ganyan po siya kasakit magsalita. For someone whose advocacy is woman empowerment, yung mga pinagsasabi niya sa akin is not empowering at all. Gusto ko lang basahin to para mapakinggan po ng mga netizen. Ito po yung sagot ni Ma'am Sharifa doon sa pagtanong niyo sa kanya ba't niya kinabit si mister niyo. Ang sagot niya, tanungin mo si Toto kung fulfilled ba siya sa'yo, bakit di ako maiwan-iwan? Anong meron sa akin? LOL! Huwag mo pagmayabang na naputo. Kumbaga, very sarcastic po ma'am at parang inasal pa kayo. Sa halip na mag-sorry o matakot o mahiya. Opo, kilala ko naman po yung asawa ko. I did not marry a saint. Sinasabi niyo po, you didn't marry a saint. Kilala niyo po, mister niyo. Lalaki lang po si mister. Ika nga, sabi niyo. Opo, as a wife, siyempre po, tanggap naman natin na hindi perfect na tao yung asawa natin. They have their own flaws. Pero po yung, kasi in-explain ko na sa kanya, then, this started po last year pa. Oh, so, no! Nanahimik ako, then after so many months, akala ko wala na po silang relasyon. And then, bigla ko po napanood sa FB live ng asawa ko na lumabas si Miss Sharifa sa reflection sa pond doon po sa may bahay namin sa Mindanao. That's when I started viewing all of my husband's FB live, to which narinig ko po yung bulong ng babae coaching my husband what to do, where to go. And minsan po, yung isa nilang video, naglalambian pa po sila through bulong-bulong din po. Just to be fair din dito po kay Miss Sharifa Akil, di ba dapat meron ka rin dapat gawing pagsisisi dito kay Mister? Dahil kahit na umayaw yung babae dahil natakot sa'yo siguro, pero kung si Mister ay habol-habol pa rin, di ba dapat ma'am sisihin nyo rin si Toto? Kasi ma'am, kung talagang ayaw niya, wala magagawa si babae. Kahit na ayaw ni babae, kung gusto ni Toto, habol-habol si Toto, tuloy-tuloy pa rin po yung illicit relationship po nila, di po ba ma'am? Opo, actually po kasi
I talk to my husband about this, pero po, todo deny yung asawa ko. Todo din po, hindi po umaamin yung asawa ko kasi alam niya rin po na mali. But because of yung lahat po ng ebidensya na nakita ko, na may nag-send din po sa akin ng pictures na yung isa naming sasakyan ang ginagamit ng babae sa pag-ikot po doon sa probinsya, parang ang hirap na pong i-deny, di ba? Pero po yung asawa ko, pinaninindigan niya talaga na hindi totoo, wala. So paano po namin pag-uusapan? Hindi niya, ina-accept sarili niya kung meron siya nagawang kasalanan sa akin bilang asawa niya. Okay, kanina pa namin tinatawagan si Miss Sharifa Akil. Nung una pumayag siya and then later on, umatras na at ayaw na sagutin yung aming mga tawag. Now, ito po, interesting to. Ang sabi ng isang netizen, matatanggalan to ng title. Ang alam ko, 1 year lang ata. After 1 year, ipapasin niya iba yung title na yan. Wala na po siyang title. Yung title niya po is 2018 pa po. Ipapasin niya na lang 2019. So, pasok, ang mga narinig ko po is may balok ito si Michelle Rizal. Kasi 22 years old lang po itong bata na ito. Yes, ma'am. Balak pa daw pong sumali sa Miss Universe Philippines or kaya po sa Binibining Pilipinas. Okay. Ang akin po ay para mapahinto siya sa pagsali sa mga pageants na ito dahil questionable na po ang kanyang dignidad bilang isang babae at wala na po siyang karapatan irepresenta ang Pilipinas sa kahit anumang pong pageant na dinadala po ang pangalan ng Pilipinas. Ano pong balak ninyo ngayon? Gayon pala, kinausap mo na silang parehong dalawa pero patuloy pa rin ginagawa yung ayaw ninyo. Ano po yung plano nyo ngayon, Ma'am Mylene? Kasi po, sa kabastusan po na naranasan ko dito, ang dami pong nag-message sa akin na may bago pang girlfriend si Congressman. Wow. Siyempre po, sa lugar namin, hindi rin naman po ako, meron din po ako political name sa lugar po namin dito sa Manila. So, binabala ko po sana ng sampahan ng kaso si Ms. Sharifa Akil ng psychological abuse under VAWSI po. Okay. And also po alienation of affection under Article 26 po of the Family Code of the Philippines. Bakit po? Neto pong buong lockdown, yung mga anak po namin ito po, nasa Davao po. Di ba dapat ang una mong sampahan, ma'am, itong si Mr.? Opo. O dapat, ma'am, kung sasampo mo ng kaso itong si Ma'am Sharifa, dapat si Toto yes, rin, si Congressman Toto, sampahan nyo rin po. Pareho dapat, hindi pwedeng isa lang. Yes po. So, willing ho kayo magsampa na ng kaso? Opo. Sa dalawa. Okay. At kailan nyo po gagawin yun? Kailan nyo po plano? Inaasikaso na po ng abogado ko. Okay. Ito, may mga nagtatanong, ma'am, ano, well, actually, may mga netizen nagsabi, maganda ka raw, ma'am, ba't di ka na lang daw mag-move on? Ayan, may mga netizen na pinupuri ho kayo, maganda raw kayo. Kasi po, parang katulad po ng sinabi ni Justice Leonel kahapon po sa oath-taking ng mga bagong abogado natin. Kapag tayo po ay nanahimik, ibig sabihin, hindi natin resist yung injustice. Eh, ako po ay nag-aaral ngayon ng law. So, para po sa akin, para malaman ng lahat na yung karapatan nila, tapos kapag nanahimik sila, hindi sila makakakamit ng hustisya. So ako po na merong kakayanan magsalita, ako po ay nagsasalita hindi lang bilang asawa ng aking esposo, kundi po bilang asawa po ng bawat Pilipinong lalaki na naluloko. Okay. Usually po kasi, di ba sir, ang iniisip kapag asawa ka ng powerful man, ikaw ang bully. Ito ang take ko lang. Halimbawa, ma'am, idedemanda nyo si Congressman Toto. Siya po ay Muslim. Sa ilalim po ng patakaran sa Islam, pwede po siya mag-asawa ng apat. Ang gagawin lang niya, mag-asawahin lang niya po itong si Sharifa. Ilan na po pang asawa niya, ma'am? Sorry, ma'am. Sorry. Bukod po sa inyo, meron pa ba siyang asawang iba? Meron pa po. Meron na po. Actually po, kumpleto na yung slot niya. Kumpleto yung slot? Sorry. Nabigla ko doon. Sa list of marriages po, kompleto na po. Hindi na siya pwede pang magpakasal pa rito kay Sharifa. So pwede nyo lang i-demanda. Kasi sabi ko, baka mamaya, ang gagawin na ni Congressman Toto, pakasalan si Sharifa kasi allowed naman yung multi-marriages. So hindi na kompleto na yung slot. Sa batas po kasi ng Islam, Sir Rocky, kailangan po ng permission ng lahat ng asawa
bago po makapagpakasal ulit ng bago ang isang lalaki Muslim. Okay. Natural, harangin niyo po yun, ma'am. So, ibig sabihin, isa lang ang harang doon, hindi na pwede magpakasal pa ulit itong si Congressman. Kasi po, lalo na po sa aming dalawa, meron po kaming kasunduan, meron po kaming prenuptial agreement before kami ikasal. Kung saan po sinasabi ni Congressman Toto Mangudadatu na hindi siya magkukontract na marital relations sa ibang babae nang wala pong consent ni Maylene. Okay, sige po. Ma'am, ito, isa pang message ng isang netizen. Heart-shaped po daw ang mukha nyo, kaya maganda kayo. Wow! Ayan, galing po sa netizen. Para naman yung fighting spirit nyo lalakas lalo. Okay. Meron pa nagsabi ng netizen na maganda raw kayo, huwag nyo raw siya problemahin dahil sa ganda nyo yan, dapat magkaroon ka ng self-confidence. Ayun. Sinasabi po naman netizen. Sige po, ma'am. Sinusubukan po namin itong si Ma'am Sharifa. Ayaw po niya sumagot sa aming mga tawag, maging po si Congressman. At least, ma'am, nasabi niya na po yung gusto niyo sabihin. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Ma'am Maylene. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rafi. Kanina pa namin kinukontak kung halimbawa si Ma'am Sharifa Akil gusto niya po magsalita. Bukas pa rin po ang aming stasyon, ang programa, para payagan ko kayo magbigay na inyong panig. Kasi patas po kami rito, pagbibigyan namin kayo kung meron kayong gustong isiwalat, gusto niyo magbigay na inyong side. Ganon din kay Congressman Toto Mangudadatu. Puno na yung slot. Nagulat ako doon, na puno na yung slot, kaya hindi na siya pwede. Apat pala ang allowed. Yun, may nag-text. Siguro Muslim yung nag-text. Ang mga Muslim, allowed hanggang apat. Pero may kondisyon yun. Dapat, pag kunyari tatlo, opo, nagpakasal sa pang-apat, dapat papayag yung tatlo. Mm. Isipin mo yan, no? Apat yung asawa. Tapos, sa bahay, sama-sama, meron ba yung ganun? Hirap yan. Siguro pag ganun, mayaman ka. Alam mo, si Congressman Ismael, mayaman yan. Siguro, kunan yung tig-isang bahay. Meron yung MWF, PTH, ganun. Okay. Schedule. At legal yan, ha? Legal yan sa Islam. Yes. Sa Muslim daw, bawal magselos. Dapat mag-ready sa konsumisyon. Ayan, netizen na nag-type niya. Mag-Muslim na lang tayong lahat. Isang netizen naman. Meron naman ito. Happy-happy pag marami. Tama, netizen na ito. Okay. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto.